Hi guys, so we are now in our hotel. I'm gonna give you guys a tour. Let's go! So, ito yung kwarto. And then, may sarili kang swimming pool outside. Parte, diba? This is the walk-in closet and the bathroom. Sobrang ganda. So ito yung pool area. Grabe, sobrang ganda. Para siyang mga Greek style. So paglabas mo pa lang ng room. Kakarating lang namin dito, tapos kakain lang muna kami sandali. Gutom na ako, guys. Ito na ang ating ulam. Meron tayong pasta, tsaka steak. So, ayan agad, laman agad si mother. Ano masasabi mo sa lugar? Two. What two? Two thumbs up. Akala ko two stars. Mamaya mamimitas ako ng orange. Huh? So next week we're going to Bahrain. Yeah, and this is my t-shirt, my favorite. Ito ang sinasabi ko na marami ako nito. Marami akong laging kinaganito. Four pieces. So, ah! Mamatay ako, tinawanan mo ko. Ganon? Natapilok lang, tsugi agad. Oh, bakit? Pag natsugi ako, nabagok yung ulo ko, eh, di patay. Ay, leche. Matindi yun, ah. Matindi yung mga... Matindi talaga yung bagsak na yun. Muntikan na ako, dahil. Leche, hindi ka pa nga bumabagsak. Tsugi agad. Tanong, saan naman lang, inayusan mo ko. Wow! Pag matanda ka na, hindi na kailangan ng mga ano, ache-ache. Ah, kasi tatawag na, they will call... Oh. Safa. Nakaharbat ka na ba ng lalaki dito? Pag matanda na wala nang lalaki, Diyos ko naman, hindi ka nahihiya. Maghahanap tayo ng boyfriend. Huh? Excuse me. Nahihiya siya. Tapos na, wala may na. May dami na kasi. Menopause na. Yeah! Tiyo, baboy, di ba? Announcement! Saan pa isulat mo? Ay, good morning po sa inyo lahat. Ako po ay isang menopause na nag- Bakit? Kahit naman mo yun ang pusa, pwede pa naman manlalaki yun, no? Sa iba, pero ako hindi ganun. Diyos ko, kayo nga lang, sakit na ng ulo, magdadagdag pa ako ng sakit ng ulo. Ha? Di na. Ay, sana pinarami mo pa kami. Oo nga, kung alam ko nga lang, gumawa sana ako isang dosen. Bakit paglabas namin, pangit kami. Sabi mo, baya, anak ko ba yun? Hindi ko in-expect na ano sa akin. Sana isang dosena. Paglabas, ha? Ano ko ba to? Oh my God. Ganun? Hindi, magkaganda kayo ng baby. Nung baby lang. Aray ko. Siyempre, maganda kayo ngayon kasi magiging artista ba naman kayo kung hindi kayo nakakuha sa akin. Huh? Hindi kayo nakamana sa akin. Diyos. O, yun ang kabataan ko. I'm beautiful and sexy. Beautiful Mom, in my way. Mom, ngayon pa rin naman. What? Beautiful and sexy. Go. That's why we will find you a guy. Marami mo tayong viewers na lalaki, diba? So, kung gusto niyo yung si mama... No, no. Ang wanted namin, alam mo kung ano, babae. No, para sa anak ko, kay Hashim. Yeah, kawawa naman eh. Magpasa na lang kayo ng application, ha? And yung mga kay Mona na... Hindi ba pwede? Tatlong taon, 3 years from now, pwede na kayo magpasa na resume. Tatlong taon pa naman eh, so pending. First come, first serve basis tayo. Ma, ako, ilang taon ba ako nag-boyfriend? 17. Bakit masaya ka? Malungkot nga eh, 17. Dapat man lang nag-18, no? So, kaya si Mona, 18. Bakit ako maaga nag-boyfriend? Eh, pinalayas mo ako eh. Ano ba yan? Ano yun? Ano to, beep salpikaw? Ay, hindi na talaga ako. Lumabas nga yung kulahon. Ang baboy ng videographer namin. Kulangot ni Mona. Yeah! Ma, ano masasabi mo sa stay mo dito?
Okay lang, maganda. Kaya lang, parang kakaiba. Ang kakaiba. Alam mo yung nag-timpla? Parang sa Fort Bonifacio na 1900 yung setup. Hindi kaya, para kaya siyang Greek goddess. Hmm? Parang Greek. Yung ibang area, pero yung iba, yung 1900 na... Hindi, dito sa resort na to. Ah, ito maganda, yes. Ang ganda din ang bayad. Yes. May pambayad tayo, nakaipon tayo sa YouTube. Sarap. Uy, baka akala talaga nila. Milyones. Eh, naka 4.7 lang ako. Kapag ka nagkaroon ka ng... Wala, may kuto ka, leche. May kuto. Ayan, may kuto. Ma! Baka maniwala sila. Ah, makulit ka. Makulit mo ka. Yan na. Ah, yan na siya. Hello. Hello. Oh, yes. Oh, yes. Ma! No, wait. Ma, mamatay na ako, ma! Then, we're going to... Oh, yes! Then, from Riyan Asahar, we will go to Sapa. And then, we go to Philippines! Susuntukin ko to eh. Bansinin mo. No, Sapa. Uy. Punutan mo nga ako muna ng ano? Mga ano? Buko sa kilikili. Makapit bago. Baboy! Ano mo? Ha? Uy! Binubunutan mo ako piso isa. Ngayon, uy! Nagbahal na ako ngayon. 10 piso na. O, 10 piso isa. Ay, puwede. Sabi, itry mo nga kasi wax. Ay, naku. Ma, old school na yun, Chani. Minsan-minsan na lang ginagawa ng tao yun nung wala pang wax. Yung wax hindi maganda. Bakit? Ewan ko. Basta, tino mo nga kilikili ko. O, ano? Ano nangyari sa kilikili mo? Uy, halika na bilis na Gora Bells. Tingnan natin kung mababago. Ma, ang dami nagsasabi. Bakit daw ang laki ng boobs ko? O yung boobs mo, ayaw nila maniwala. Sa kanya nga ako nagmana. Ginagano mo lang naman yung boobs mo eh. Hindi naman malaki talaga yan eh. Wala naman. Uy, malaki siya minsan ah. Yung lola mo kasi malaki, bebe. Yung lolo mo? Yung lolo mo. Malapad ang katawan, matangkad. Yung lola mo. Ano ba yun? Dry daw lagi face mo. Oo, oh, siya nga na nagsasabi sa akin. Ganun kasi pag walang asawa na matagal. So mamaya ibubugaw na to. Dadalhin ko na sa mga bars, sa mga Moroccan na lalaki. Kasi ilang taon ka lang sa single? Si Mona. Ano si Mona? How old is Mona? 15 years. Oh my gosh. Ano pinagagagawa mo sa mukha ko? Napaganda natin. Ito si Mama Manang. Ano yung damit niya? May clip. Samantalang yung anak mo, hubadera. Anong masasabi mo dun? Kanya-kanya tayo ng gusto eh. Yan ang gusto niya. Wala tayo magagawa dyan. Well, I love my body. You don't love your body? Before. Why? You don't love it anymore? No, wala na. Why? I'm old for that. Oh, why? You're never too old. Who says it? Me? Ma, you flaunt it. Kapag ako gumanda, magpa-makeup tayo sa kanya. Kapag hindi nagbago mukha ako. Kanino kami nagmana ng mukha? Uy, maganda ako ng dalaga. Wala naman kami sinabing mong pangit. Tinatanong lang namin kasi... Mix. Mix. Siyempre, mix ng Pilipino, mix ng Arab. Talagang ganun. Askal. Askal, diba? Mix. Okay, so ang blush natin ay dalawa kasi matindi ang bisingin ni Mama. Kailangan niya ng 2 different blushes. This is by Tom Ford. Alam mo ba ang Tom Ford? Nabutan mo ba ito sa panahon mo, Ma? Hindi. Huwag masyado magpulan ako. Baka sabihin, nadapa ako. Ay, hindi na. Ngayon, uso na mapula-mapula. Drunk blush ang tinatawag dun. Nakuha mo ako sa akin kasi. Kailangan mo makiuso. Pati nga sa ilong naglalagay sila. Yan ang... Lagyan mo muna ako ng pampatangos pang ganun. My God! Mapulang... Grabe naman tumaka. Wagas na, oh. Mukha na akong clown.
Ganyan ang ginagawa ko sa mukha. Ang bastos, so tayo na mo ginawa sa mukha ako. Hindi, hindi makas... Oh my God, pulang-pula. Para ako nadapa. Kailangan mag-stand out ka sa mga tao mamaya. Ako na, akong gagawa niyo. Ako, akong gagawa. Mabat mo hinaluan yung ilong ko na. Sayang oh, tango sana nito. Oy, ang pangit nga nun eh. Sobrang tango sa ilong tati mo, parang parot. Buti nga, nahaluan kasi kung hindi. Ang pangit, ganun, napapabawas ka ng ilong. Gusto mo ba yun? Ang dami nagsasabi, gawang gawa daw yung mukha ko. Ano masasabi? Ang galing naman ang gumawa na yun. Pag ginawa yan, hindi ka pwede magpasampal. Ilang beses na kitang nasapak eh. Oo, pag lasing ako, tapos umuwi ako. So kung gawa yan, di wala rin ang kagano'n yun. Sabihin mo ilang beses mo ako sinampal nung lasing ako. Dalawa. Hindi niya naramdaman ah. Hindi ko nga matandaan eh, blackout ako nun. Hindi niya naramdaman. Oh, pero oh, good girl na ako ngayon, di ba? Badera na lang. Tumigil na ako mag-alap. Sabi ko, sige, hubad na lang. Sinasabi nila lagi, retukada daw yung mukha ko. Lala na daw yung ilong baka sabi nila, ako na yung retukada. Diba? Kailangan natin kontur yung mukha mo. Gusto mo ng highlight? Oo, syempre. So, nung bata ako, siya yung nagme-makeup sa akin. Ang pangit ng makeup ko nun. Nung bata yan, baluga yan, kasi swimmer. Ano, ayun. Ikaw nga nagpa-swimming sa akin. Ilalaban sana yan. Laban. Kaya ako naging, ano, hubadera. Nag-enjoy ako mag-swimsuit nun. Kasalanan mo kung bakit nabuhay si Ivana. Kung di na lang naman na namin kay Daddy yung kilay, baka sabihin nyo din, nagparetoke ako ng kilay, ah. Sana yung green eyes nakuha nyo, no? Oo, green eyes kasi si Daddy. Retoke na naman. Pero, matindi ang mata ni Mama. Sabi niya, no. Tapos, nalagyan natin ng ano, ito yung uso ngayon. Maglalo lang. Ma, ginagawa ko sa akin, ang ganda. Pero pag ginagawa ko sa'yo, hindi. Sandali ha, tayong pinaggagawa mo. Tapos na yun? Oo. Ganda ko. Nagpago ba yung mukha ko? Hindi, kailangan mo kasi mag-lip gloss. Ala. Nagpago ba? Wala naman na bago. Pumula lang. Ako. That is called... Nude lips. Para namang hindi nagbago yung mukha ko. Nako, hindi ko na saya iaano sa iyo sa Ma, hindi naman ako si Lord na kaya ko baguhin yung mukha mo. Kaya ko lang i-enhance. Hindi kaya, wala. Hi guys. So, nandito tayo sa hotel pa rin. And then we're leaving now. So, nag-iimpake lang sila. Kami nagtatanong kung asan ako, how long am I gonna stay here? So, I'm gonna answer all of those. Andito ako sa Morocco because my dad has properties here in Morocco. So, inaayos ko, namatay siya nung December. And, so minsan kapag may 2 days akong off, pumunta kami sa mga hotel para mag-photo, mag-relax. Kasi, nakaka-stress minsan eh. Kung nga alam kung bakit sa akin niya pinangalan. So, ngayon, kailangan ako yung pupunta dito, tapos ako yung makipag-meeting sa mga lawyers. Inantay ko lang matapos yung show. Nung natapos na, pumiyahin na kami. Dapat, pupunta ako last year. May show pa ako noon, so hindi ako pinayagan na umalis for more than a month kasi syempre, kailangan ko mag-taping. Naintindihan ko naman yun. After nito, babiyahe kami papuntang Bahrain kasi may isa pa siyang bahay dun. Dun kami lumaki sa Bahrain. Sa bahay na yun. I'm so excited to share it with you guys. Kasi, doon ako lumaki eh. Doon ako baby. Naalala ko yung mga childhood memories ko. So, nakaka-excite siyang balikan. And siguro yun lang yung property na ikikip ko na hindi ko ibebenta. Kasi, ang dami kong memories doon. Pinaayos ko siya eh. Pina-renovate ko ng konti. Kasi, ano na yun? 20 years na yung bahay na yun. 24 years. Kung ilang taon na ako. 24 years na yung house na yun. So, medyo luma-luma na. So, pinaayos ko lang yung mga glasses, yung mga ganon. Pinarenovate ko ng konti para
pagpunta namin doon na kami titira sa bahay. Para makatipid sa hotel. Kasi mahal eh. Mahal ko everyday. Tapos parang 3 weeks ako doon magsistay. Sa US meron din siyang property. So, ang daming kailangang ayusin. Tapos sa akin talaga, binigay lahat. So, it's not just for me. It's for also my brothers and my sisters. Brothers. Isa lang pala. Brother. Para sa amin niya magkakapatid. Para kay mama. So, inaayos ko lang siya. Pero nakakatuwa kasi kahit ang tagal na wala ni daddy, he didn't leave us with nothing. And pinalaki naman niya kami na maayos. Siguro, hindi talaga sila nagkasundo. Pero, I'm happy kasi bago siya mamatay, nakita ko siya. So, pagdating ko sa Bahrain, dun kasi siya nakalibing sa Bahrain. Kaya pagdating ko dun, bibisitahin ko na siya. Tapos na din ang birthday niya, and, ano pa ba? Namatay siya, kasama ko siya sa ospital, tapos nagkukantuhan kami. Sabi pa nga niya, hindi na ako mag-yossi kasi, ayoko na mag-yossi. Kasi grabe manigarilyo si daddy, parang nakakaano siya, tatlong kaha sa isang araw. Sobrang lakas. Dati nakakalima, nakakagano. Tinanong ko siya, daddy, mag-yossi ka pa ba? Sabi niya, hindi na. Yun pala, kasi sa heaven, walang yossi. Alam siguro niya na mapupunta siya. Tapos parang nung pinuntan ko siya sa ospital, parang 30 minutes lang, tapos nawala na din siya. So, gusto kasi niya pumuntang Bahrain. So, binyahe ko yung katawan niya, papuntang Bahrain, naka-freezer. Tapos dun siya nilibing. Yung nakakalungkot, hindi ko pa napuntahan yung grave, kung saan siya nilibing. Hindi ko pa siya napupuntahan. So, pupunta pa lang ako this October. Yun ang story. So, ito ang grocery dito sa Morocco. Para siyang SNR sa Pilipinas. I hope you guys enjoyed. Kung nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel and leave a comment down below telling me what video you'd like to see next. And I'll see you in my next vlog. Bye!